Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Hi! Come sit next. Hi! So it's me, Mahero, once again, and you're watching my... Ang kulit niya talaga. You're watching my vlog. So, and for today's video, it's about try on a haul, and bago po tayo magsimula, huwag po natin kalimutang i-click ang thumbs up button sa baba, at feel free po na mag-give ng comment, and... Yun nga po. Sana po magustuhan niyo po itong try on a haul na to. Oh, kulit niya! So, yun po. Samahan niyo po ako! Hello! So, ready na po ba kayo sa unang ipapakita ko sa inyo? So, ito na po siya! So, are you ready, guys? For the first dress? So, sana magustuhan niyo, pero meron lang akong gustong sabihin. So, alam naman natin na hindi ko pwedeng gawin yon kung ano man yung ina-expect nyo na makita. So, hindi talaga yon. So, ito po ang aking i-haul today. So, my first abaya. So, this is my first abaya. So, usually itong abaya na to, ginagamit ko lang po siya kapag dyan lang pagpupunta sa bahay or bahay sa bahay, kung pupunta sa labas ng bahay or sa tindahan o kung saan man malapit. So, yung tipong hindi naman special yung pupuntahan mo, ito yung ginagamit ko. So, ito ang design niya. Yan siya. Cute naman siya. Malamig, mapresko. So, sa likod, ganyan po siya. At ang ginagamit ko po pababa ay slipper lang. So, normal slipper lang po. Gawin po kung nakikita nyo. So, tingnan natin. Kala nyo, yun na yun, no? So, ito po siya. Yan. Ang laki ko. Abaya ko. So, hindi naman po ako nag-aabaya ng mga mamahalin or alam niyo yon, yung mga bongga-bongga na nakikita niyo. Lalo na kung taga Middle East kayo, simple lang. Basta matakpan ko yung sarili ko, makover ko yung dapat i-cover. So, komportable na ako dun kahit anong presyo pa niya. So, ito po siya. Sana nagustuhan niyo. Hello everyone, it's me again, and for the second abaya. So, this is my first abaya actually. Ito yung unang-unang abaya na meron ako noon. So, medyo matagal na to at hindi ko naman siya sinusuot talaga lagi dahil hindi ko siya masyadong fit kasi ang laki eh. Ah, laki ko. So, ito na po siya. This is my second one. So, sa likod po, kung makikita nyo, plain lang siya. Plain lang po. So, ang design niya ay nasa harapan lang. So, ito lang ang design niya sa front. Pero sa baba, plain black lang siya. So, ganun din sa likod, plain. So, madalas, ang ginagamit ko po itong... Ang ibaba ay slipper pa rin. So, medyo mataas na slipper kasi medyo mahaba siya. So, parang hindi ko natatapakan. So, ito po ang aking pangalawang abaya. And ito ay sobrang bihira ko lang gamitin kasi makapal siya. Kung titignan nyo, makapal siya dito. And medyo malaki nga, hindi pa napa-repair. So, bihira ko lang siya gamitin. And, yun nga, pag no choice na ako, pag wala na akong maisip na maisuot, doon ko lang siya na-feel isuot.
So, ito po siya. So, para, sana magustuhan mo. Yan po. Yan. Lucky ko talaga. Sorry po ah. Yan po siya. So, tingnan po natin ang pangatlo. Pangatlo ba? Ano na to? Tingnan po natin ang pangatlo. And for the third abaya, eto na po siya. Simple lang. All black. May konting design. So, ang ginagamit ko po rito ay slipper pa rin na medyo mataas. So, ang design po niya ay nandito sa gilid. Kung makikita nyo, mamaya po isi-zoom ko. Yan po siya. Hindi siya nasayad, so tamang-tama lang yung haba niya para sa akin. So, eto na po yung pangatlo na gamit ko kanina. So, katulad po na sinabi ko, eto po yung design niya. Kung nakikita nyo. Di ba kito? Nakakainis. Ba't ganun? Yan. Yan po ang design niya sa side. So, both side po, meron siya. Meron din dito. So, ito ay talagang simple lang naman na abaya. So, hindi rin siya ganun kamahal. Ma-afford naman ng kahit sino to. Gaya nga nasabi ko, hindi naman po ako nagsusuot ng mamahali na abaya. Basta po, makover ko lang po yung sarili ko, yun ang importante. And for the fourth abaya, so, dito po, pwede po akong mag-rubber shoes. So, madalas na po itong gamitin kapag umaalis. So, ito po siya, plain black. So, kung nakikita niyo ito ay open. Open siya. Wala po siyang lock sa gitna. Pwede mo na lang siyang iganyan kapag gusto mo isara. So, ito po siya, plain black. Medyo parang pang-winter siya kasi iba yung tela niya, medyo makapal. So, ito po siya. Ang aking pang-apat na abaya. Siya ay open po. Pwede lang i-close. And for the next one, so, isa to sa special talaga kasi ginamit ko to nung aking birthday. So, ito po ang aking isa sa hindi ko talaga malilimutan na abaya. So, ito po siya. So, ito po ay hindi kita pala. Ibababa ko lang po. So, ito po siya. So, ito po ay medyo maiksi. So, sinadya yun para kung ano man yung suot mong shoes, eh, nakikita. So, ang design po nito ay medyo kakaiba rin. May mga beads sa gilid. Yan, kumukuti-kutita pa ko. Yan po siya. Meron din sa likod. May mga design. Actually, alam niyo, sabihin ko sa inyo, basa pa siya. Basa pa siya, galing pa siya sa bayan. Kasi nilaban ko. Tapos, eto na nga, sinuot ko na. Kasi gusto ko ipamita. So, ito po ang isa sa pinaka talagang favorite ko rin naman. Dahil nga, sobrang memorable po niyang abaya na to. Kasi, ito po ang aking ginamit noong aking big day. Alam niyo naman kung yung big day na yun. So, yan po siya. Huwag doon na po ako tignan yung damit na lang. Yan po. So, ganda po niya. Gusto ko talaga siya. Kasi simple lang. So, pwede rin naman pong mag-turn na tayo ng rubber shoes or slipper na flat. Pero, mas maganda siya tignan kung ikaw ay naka close shoes at medyo high heels naman din. So, yun po. Ito po yung abaya na yon. Sinasabi kasi yung favorite ko talaga na ginamit ko ng aking big day. At ito po ang kanyang design. Yan po siya.
pataas. Ganun din sa kabilang side. Sabi ko nga, basa-basa pa. Sinuot ko. Yan po siya. And sa likod, ito po ang... So, sa likod po, ito po ang design. Pababa. Meron din po siya sa side. At sa kabila po. So, ito po nga ba? Ito ay from Kuwait po. Para nagbebente. So, siya po ay from Kuwait. Yung abaya po na yan. The next one, I call it pangharapas. So, bakit pangharapas? So, ito yung tipong pwede kong gamitin na abaya na kung lalabas lang ako, magtapan ng basura or pawibihin si Cloud or magbili dyan sa labas. Ito yung madalas kong gamitin. Kasi pambahay lang talaga siya. So, ito po siya. So, ito po yung aking pinaka simpleng abaya na masasabi kong pambahay lang. So, ito po siya. Napaka-simple lang. Yan po. Yan po siya. So, plain black. Actually, parang nag-green na nga siya kasi lumahal na. So, ito po yan. Meron po siyang design sa ganito, sa gitna. Na parang black siya. Parang panlock ba? So, ito po. Simple lang talaga siya. Isa talaga to sa mga comfortable akong isuot. Kahit saan. Kahit naman dadalaw lang sa kaibigan ko. Ito, minsan sinusuot ko din. Kasi comfortable talaga ako. Tsaka, pag simple, mas maganda. So, ayan po siya. Simple lang. Ibababa ko po ah. Iba po. Lukot pa kasi galing din sa Sampayan. Basa pa rin siya. Sa totoo lang, basa pa din. Trinay ko lang siya isuot. So, ito po. Tama lang din siya sa height ko. Kahit flat, kahit anong steeper, bumbay. Okay lang siya. So, ito siya. Ito yung kanyang partner. Na Shella. May design din. Yan siya. Ito po. Ito ang aking talagang masasabi na pangharapas na abaya. Kasi kahit saan, pwede ko siya gamitin. Diba, mas okay siya? Kasi mas simple, mas okay. Kasi yung mamahalin, magarbo, tapos dyan ka na naman pupunta sa palengke. Diba? Nasa nang ano doon, parang hindi naman kasi ako ganun. So, kung dyan-dyan lang din, okay na kasi ganito. At saka actually, itong abaya na to, ito pa yung tipong nagustuhan pa ng asawa ko to. Na sabi niya, maganda daw. So, maganda. Actually, ito yung pinakamura. Pero ito yung pinakanagandahan siya. Kasi nga, simple. Plain black. So, yun siya. Sabi ko nga, katulad ng sinabi ko, ito ay galing Sampayan pa. Hindi ko pa na-plancha, basa pa siya nung sinuot ko. So, ito nga po yung design niya. Napakasimple lang. Sa gilid. Plain black lang talaga siya. Plain black? Tama ba yung sinabi ko? So, ayan po siya. Gustong-gusto ko siya. Comfortable talaga ako. So, ang shell niya, ganun din. May makikita kayong ganitong kulay sa gilid niya. So, yan po ang isa sa tinatawag kong pangharabas na abaya. And for the next one, ito po ay medyo pricey. Medyo pricey. Yun po. Ito po ay pang special occasion or kung meron akong pupuntahan na alam niyo na kailangan dapat puntahan. So, ito po siya.
So ito po ay itapon ulit natin. So ito po ay open din. Ayan po siya, open. Ganyan lang po ang pagsara niyan. So mapapansin niyo may mga design po siya dito sa side pababa. At meron siyang bulsa. Ay, natulog. Yan po siya. Ganun din sa kabilang side. At maganda yung cut niya sa likod. Gusto ko siya. So, ito po siya sa likod. Yan po. Hindi ko alam kung nakikita niyo po yung design niya. Meron po siyang cut sa gitna. Kung mapapansin niyo, dito po sa gitna na to. Kaya, komportable ako sa suot niyo dito. So, pwede pong i-partner dito ay yun nga, clothes shoes or kahit chinelos po na ganito or rubber shoes, ginagamit ko rin naman po. So, isa rin po ito sa aking favorite. Lahat na lang favorite ko. So, totoo naman talaga. Lahat sila favorite ko. Si akin sila. Yun yun. So, yun po. So, ito na po. Isa sa medyo ano ba? Pricey. Pricey talaga siya. Kasi iba yung tera niya and siguro dahil may name, may pangalan siguro. Asa na ba yun? Hindi ko na. Lando sa likod yung tag eh. So, yun po. Ayun, kita niya po yung merong parang botonis dito sa likod. Yun po siya. Yun yung design niya sa likod. So, ito po yun. Wow, feeling loaded. So, ito po yung aking abaya. Pababa. So, ito po ang tela niya. Parang pang-winter ang style ng tela. Medyo makapal. So, ayan po yung design niya. Pababa. At may pocket po siya. Ganun din sa kabilang side. Yan po siya. So, ito po ay open. So, kailangan po eh, nakamahaba ka talaga pag suot mo siya. Ito po yung likod niya. Na sinabi ko may design. Yan po siya. For the last one, ito po ay medyo paganda rin talaga. So, ginagamit ko po ito kapag may mga special occasion. So, ito po siya. Simple lang po siya. Open din po. So, talagang mas magandang i-partner dito ay closed shoes na may heels. Yan po. Or sandals. Ito po ang design niya. Sa gilid lang. Ganun din po dito. At sa baba, yun lang po ang design niya. Yan po siya. Kita niyo ba? Parang hindi. Yan po. So, ito po ay ginagamit ko lang pag may mga talagang occasion lang. Hindi siya pang bahay, hindi siya pang dyan-dyan lang. So, yan po siya. Isa sa pinaka-favorite ko. Ayun na naman sa pinaka-favorite. So, yun po. Sa totoo lang, meron pa po kung iba pero pinamigay ko na. Kasi, anin ko naman yun, napakadami. Hindi ko naman pwede isuot yan sabay-sabay. Diba? So, kung ano lang yung talagang kailangan ko, yun lang yung iniwan ko para sa sarili ko. Dahil, yun nga, huwag po tayo magbigay ng lahat. Huwag natin ibigay lahat-lahat. Diba po? So, yun nga po. So, thank you po talaga sa panibagong araw ng pag
pag-support nyo sa aking video. Try on a haul daw. So alam kong akala nyo eh, isusuot ko yung mga kakaiba dyan. Pero talaga na-appreciate ko yung mga gumawa niyan. Kasi agaganda katulad nila Jean Fab, ni March Life, tsaka ni... Meron pa isa eh. Si April Ann. So, nagustuhan ko talaga. Sabi ko, bakit kaya hindi ko gawin? Pero, hindi sa ganong damit, di ba? Dahil hindi talaga pwede. So, yun nga po, talagang nagandahan ako sa mga ginawa nilang pag-haul po ng mga dress nila. Nakakatuwa, bagay na bagay po sa kanila. And, sa akin naman po, masaya naman po ako na ito ang aking i-share. Di ba po? Kasi, yun po yung nakakapagpasaya sa akin at nakakapagpasaya sa kanya. So, yun lang po. Salamat po ulit sa panonood. At huwag po natin kalimutan ang thumbs up ni Mahera Vlogs. Hi, Cloudy Boy. Hi, my boy. Come here. So, let's do the shoutout time. So, shoutout kay Blumen Family, kay Jonaline Masa, kay Happy Feet Explore, ouch! Kay Mercy L. Channel, kay Jenny Lynn Fab, kay Jean Fab po, kay Wensi and Kapila, Purple Rain Vlogs, talaga may kodig ako. So, kay Hannah Liza, kay Mother Binuya, kay Rose Dave Skill, kay Missionaries, kay Ruth Yabo, Jordan Romero, hey! Give me that! Kay April Andriades po, kay Rachel Silagan, oh no! Not my sleeper! And kay... Gusto na ba ako? Ito si Lagan. Kay Mercy L. Channel. Ay! Kay Joyful Day TV. Kay... Ow! Kay Sarah R. Kay Inday on the Go. At hey! Stop! Kay Danilo De Navarro. Shout out. Stop it! Ang kulit niya talaga, no? Kay Lisa E. Kay Leia Amor. Good boy, please. Kay Madela Locana. Martes Andrada, Marlon Technique, ouch! Kay Monreal Siblings, kay George's Girls Channel, kay Jubilee Time, at meron pa pong isa kay Cindy B Family Vlog. So sila po yung mga nag-attend ng last vlog, last premiere ko. So thank you po sa pag-support. And yun lang po. Stop! Hey! So thank you po talaga. Bye! Say bye, crowd! Sabi ko po talaga tambawin niya. Hindi ako makapag-concentrate sa kanya. So, bye po! Bye! See ya! For the next vlog. Bye!